Hello mga beshies, ito po si Belanotti at welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, sa video nito hindi po muna tayo gagawa ng reactions video kung hindi po gagawa po tayo ng channel. Ayan, balancered, ayan, spada, ayan, para sa ating mga chikitin dyan. Ayan, lalo na sa ating mga mamchis dyan. Ayan, ito po ay balloon twisting sword para po sa ating mga chikitin. Kaysa gumamit sila ng mga sword, yung mga espada na matutulis, ito na lang yung gagawin natin para safe sa mga bata. Ayan. So, bago yan guys, disclaimer muna tayo. Ako po ay hindi expert pagdating po sa gawain ito. Share ko lang sa inyo kung ano po yung aking natutunan at nalalaman regarding po dito sa paggawa ng sword na to. Ayan. Pero kung bago ka po sa aking channel, sana magustuhan niyo po yung video ito, huwag niyo kalimutan i-like. At syempre, mag-subscribe na rin po para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Pak! Ayan. Kaya mag-umpisa na tayo ha. Yung mga kailangan nating materials, ay syempre, hindi po mawawala ito. Yes. Ito ay manual pump. I prefer na gagamitin ito kaysa doon sa electric. Oh, kasi mas makontrol mo yung hangin kaysa dito. Kesa doon sa electric, hindi ko siya masyado nakokontrol, kaya mas maganda ito yung gagamitin natin. Murang-mura lang siya kasi doon sa electric pump. Okay? Next, syempre, pag may ganito ka, syempre ka mo ng balloon. Yung twisting balloons. Yung natawag namin dito is modeling balloons, guys. Modeling balloons po yung tawag namin dito, or twisting balloons. So, ito. Ayan. Ito lang po, dalawa na po yung kailangan natin ito. Yung balloon mismo, at saka yung ito. Ayan. So, mag-start na tayo, ha? So, una natin gagawin, kahit anong kulay po yung gusto nyo, kere bumbum lang yan, okay? So, stretch po muna natin siya, ganyan. Yes, para mas mabilis siyang nating, mabilis pumasok yung hangin at saka mabilis siyang lumobo, okay? Next po, syempre, papasok na siya. Pasok mo ng dandahan. Then, ipump mo na siya. Huwag mong ipump lahat, ha? Mag-iwan ka ng at least 1 inch or 2 inch po. Ayan. So, hindi ko siya nilagyan ng hangin lahat. So, mag-iwan po ko ng ganito. Para po, ayan, para hindi ka mahirapang mag-twist ng balloons. Kasi, pag wala ito, guys, yung pressure ng balloon po, pag iniikot mo na siya, is mabilis pumotok. So, kailangan mo siyang, so, yan na siya, di ba? So, ang gagawin mo, i-loosen some air. Ayan. Pasingawin mo lang siya ng konti. Ayan, para po mabawasan yung pressure ng ating balloons. Ayan, so hindi na siya ganun ka katigas, di ba? So ang gagawin mo, itali mo na siya. Okay? So ito na siya, guys, ha. Ayan na siya. So next natin, okay? Gagawa tayo ng handle. So gaganito mo siya. Okay? Ayan. So ito siya. Next po ay gaganito natin siya. Hawakan mo lang siya dito. Ayan. Ayan. Ganyan mo lang siya. Then, ikutin mo siya pag ganyan. Ayan. Mga 10 beses, okay lang. Para hindi siya bumalik kaagad. Okay? To make sure na hindi siya babalik kaagad, pwede mo itong ipasok dito. Ayan. Para hindi siya bumalik. Okay? So, meron na tayo. Ayan. Okay na siya, di ba? Ito na yung itsura niya. Okay? Next po natin gagawin, gagawa tayo ng mga bilog-bilog. Okay? Pwede kang gumamit ng tiga ganito mo para i-twist mo siyang ganyan. Okay? Then, i-twist mo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, na yan. Tapos, hawakan mo dito. Ayan, hawakan mo dito ulit. Ayan. So, kahit anong design po, pwede mo gawin. Pwede po, pwede equal po yung mga bilog dito. Pwede rin hindi equal po. Okay. Nasa sa'yo po kung paano mo gagawin yan. Ito yung gagawin natin is panibulog po muna. So, ganyan siya. Ayan. Mga apat na piraso po ay okay na po yan. Okay. Apat or lima. Ayan. So, apat na po yung gagawin natin. So, meron na siya. So, ganito na siya, guys. Ayan. So, after nito, so, yung dulo meron pa siya sa diba? Diba? Meron pa siya. So, gagawin mo, ay gano'n mo lang siya. Ayan. So, ayan. Wala na. Okay? Next po. Okay? Ipasok mo siya dito sa bilog na yan. Ipasok mo siya. Ayan. Meron na siya. Ayan. Perfect. Diba? Meron ng sort ang inyong mga junaris, yung mga anak nyo dyan. Safe po siya gamitin, guys. Okay? Paalala lang po, yung mga 3 years old pa baba,
kailangan nyo po siyang i-monitor lalo pag gumawa kami ganito. Kasi alam mo na yung mga bata maliit kung ano sinusubo, okay? So, safe siya gamitin lalo pa mag-espadahan yung mga anak nyo. Ayan, hindi siya nakakasakit. Pag pumutok naman siya, hindi naman siya as in a malaking impact. So, ito na siya guys. Ayan. Gagawa pa tayo ng isa ulit. Ayan. Ganyan naman yung kulay natin gagawin. Ayan. So, again, stretch out. Then, mag-pop. Magtira po ng 2 or 1 inch or 2 inch po. Okay? So, ayan. Napasubahan siya. Ayan. Palaki rin yung bumbum na yan. Okay? Ayan siya. Okay? Next, pasingawin siya ng konti. Okay? Para hindi ganun kalakas yung pressure nito, yung ating balloons. So, itali mo siya. Then, pwede mo siyang masamasayin. Ayan. Then, i-fold ng ganito. Okay. Then, ganyan. Hawakan mo siya pa ganyan. Okay. Then, ikutin mo siya mga 5 to 10 times para mas maano. Tapos, para mas hindi siya babalik, again, ipasok mo ito dito sa butas. Ayan. So, ayan na siya. Okay? So, kahit bibitawan mo yan, hindi na siya babalik kasi nga na-tighten na yung kanyang pagtali. Okay? Next naman po, gagawa tayo ng ibang design. Kanina kasi equal po yung kanyang bilog-bilog. So, ngayon gagawa tayo ng ibang design. Gagawa tayo ng pinakamaliit. Pero make sure, pag gagawa kayo ng mga ganitong maliit, make sure na mas mahaba ang dito mo. Okay? Para meron ka pang, marami ka pang design na magagawa. Kasi pag maikli ito, konti lang. Kasi yung pressure na pupasok na sa dulo, siguradong puputok na yung balon mo. Okay? So, ganyan lang siya. Yan after nito. Okay? Siyempre, meron pa siyang hawakan. Pwede mo siyang ipit dito. Ipitin mo lang yan. Ayan. Tapos mag-eat ulit. Ayan. So, diba? Iba na. Ayan. So, gawa ka ulit ng isa. Tsaka isa pang maliit ulit. Ayan, diba? So, ganito na siya, diba? So, again, nasa sa inyo po anong design yung gagawin nyo dito. Okay? Kayo na po. Alam ko naman na napaka-creative natin, di ba? So, use your be creative na lang. Okay? Ayan. Ipapasok natin siya ulit sa butas. So, ito na siya, guys. Di ba? So, ito yung pangalawa natin ginawa. Short na isa. Ako kasi mas gusto ko yung pabaluktot kisa doon sa patnig. Yung paganyan. Ayoko nang ganyan. Gusto ko may parang may ganyan siya. Ayan na. Kung gusto mo siya ng parang pa-slant, ayan, ganun-ganunin mo lang siya. So, ito na siya. Perfect na, di ba? So, ito yung ating pangalawang ginawa. Ayan. Ito yung kanyang hawakan. So, dito yung hawakan ng bata. So, di ba? Maganda na siya. Pwede na siyang, lalo sa mga parties ng mga bata, pwede mo siyang pinigay. Ayan, di ba? Meron ka ng sword para sa mga junakis mo. Pak! Ayan. Tapos, ito pa yung isa. Ayan, di ba? Simple lang to kasi ano lang. Pero ito kasi mas maganda tingnan kasi parang may art. Ayan, di ba? Kahawakan niya. So, ayan, kompleto na po. Sana nagustuhan niyo po yung ating tutorial ngayong araw na ito. Ayan. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe po kayo. With the bells on para mas ma-notify ka sa mga videos na aking upload. Yan lang po yung ating tutorial for today. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. See you po on my next vlog.